importante talaga may pap smear yearly. Even pap smear, doc, even if screening tool siya for cervical cancer, ang dami namin nakikita. Minsan may abnormal vaginal discharge na kailangan namin gamutin. Ang best time na sa pap smear is 1 week after ng bleeding mo. So kung kunyari nag-brown ka na sa menses, so let's say 4-5 araw ka sa mens mo, once nag-clear ka, bumilang ka ng isang linggo. That's the best time to have a pap smear done. Na-clear na lahat, walang dugo or anything. Kasi minsan, doc, pag may dugo, nag-pap smear kami, maraming inflamed pa, doc, yung cervix eh. Yes. Tsaka we always ask pala, don't forget, no contact 3 days before your pap smear. Oh, maganda yung another info na yan. Opo. Sa mga kalalakihan. No contact 3 days before the pap smear. Understand. Kailangan. Hindi ko pa alam yan. Oo. Wala pa. Ngayon ko lang narinig yan. For me, Dok, it lessens. Kasi minsan ang dami ko na nakikita minsan pap smear na ang resulta. Mali ang resulta. Opo. Inflammation. Moderate inflammation. Severe inflammation. Pag tinanong ko, let's say sabihin ko, wala namang amoy yung discharge. Very, very normal. Bakit mamamaga, 'di ba? So sabi ko, wala po bang contact? Ganyan-ganyan. Pag sinabing may contact, I forgo the pap smear as normal. Repeat it after 1 year. Okay. Oo. Kasi syempre pag nabubunggo, nagkaka-inflamed yung cervix. Ang normal vaginal discharge is white, mucusy, para siyang sipon na puti, or minsan light yellow. Depende, minsan ang sinasabi, kung very yellow siya, pero wala namang amoy, walang makate, iniisip natin na pwedeng normal. Pero minsan iniisip natin, bakit nagkaroon ng color? One, ang tanong, nakainom ka ba na maraming tubig? Kung hindi ka masyado umiinom ng tubig, concentrated ang wiwi, syempre may mga droplets na pumupunta sa puwerta. Nahahalo sa whitish discharge mo, kaya siya nag-iiba ng kulay. Ang pinakaayaw natin is kung kunyari, let's say, puti, makati, buo-buo. Parang ganito. Yes, buo-buo ang discharge. Yung minsan tinatawag namin sa mga parang kesong puti. Ito yan. Opo, ganyan. Minsan nakikita namin siya, kailangan namin tingnan sa loob ng vagina. Talaga nakikita namin siya nasa walls ng vagina. Namumuo siya doon. Very, very makati yan. Pulang-pula ang vagina. Pag may contact, yan yung sinasabi ko, pag tendency niyan, sobra yung masakit. Pwede ka rin magdugo kasi nga napipilit. Anong para yan nasusugatan. Sa ganyang vagina? Ang candida, ganitong ano, yeast infection, kailangan po pwedeng oral medicine, yung fluconazole or itraconazole, marami po eh. May, pwede rin naman mga suppository. Pag nasa labas yung infection ng yeast, minsan dito pulang-pula, nagbabalat, parang light pink minsan, minsan umaabot siya pati singet, pati under the breast, pwede. Maraming different, sobrang kati. Yes. So may mga creams tayo dyan, may mga solution, usually mga clotrimazole. Pag sobrang kati, minsan may mga products po na may konting steroid, definitely mas mabuti, wala pong, yes, ano, mas mabuti magpa-check up sa doctor. Dr. Kate, hindi siya sexually transmitted? Ay, hindi. Definitely hindi. Anong cause niyang mga kesong puti na candida? Opo. Hygiene. Pwede. One hygiene. Usually, ang nauso yung mga jeggings at mga leggings. Yung mga masisikip pong damit. Dahil sa environment natin na tropical, pag init, tapos biglang ulan, so very, very moist dun sa area, eh hindi naman po dry yung area natin eh. May moisture dyan. So, posible, ang common dyan is ang yeast. So, ang ginagawa natin dyan is, other than medicine, ang importante dyan, let's say jeans. We don't wash jeans every day.
If we could, we should, but if hindi naman, definitely kailangan mo magbago ng clothes. Mas maganda kung airy clothes, especially itong summer, dapat airy clothes or light clothes para nahanginan. Meron bang connection, let's say, yung panty liner or menstrual pad? Well, kung kulob, dapat regular changing, maybe every 4 to 6 hours. Depende rin kasi dok sa flow. Yung iba kasi kung mag-change, very, okay. Ano, not often. Oo. Ano naman tong bacterial vaginitis? Apo. Yung bacterial vaginosis, ito naman is a different pH, more of alkaline. Ito po yung sinasabi, pinag-usapan natin kanina, fishy odor. Super fishy odor siya. May amoy o mabaho. Minsan, ang nakakapansin pa nga niyan is yung mismong asawang lalaki kasi naamoy niya after contact. Yung vaginal infection na bacterial vaginosis, pag nahaluan ng seminilya, lalo pang bumabaho. Ng seminilya? Okay. Yes, opo. Seminilya. Yes. Ayun. So, ano to? Sexually transmitted disease siya? Hindi. Partly it could be, but majority of the bacterial vaginosis, kahit po walang partner, pwede kayong makakuha. Anong cause? Kasi ang pH, anong gamutan? Bacterial vaginosis po, ano, ang gamutan niyan is we give metronidazole kung oral medicine, pinaka less costly siya, or minsan we give suppositories. Kasi minsan, Doc, ang problema nito, minsan may kasama siyang iba. Minsan, what if trichomoniasis? So, ang trichomoniasis, opo, siya po yung ano, na pwedeng STD. Ah, ito yung STD. Opo. But the thing is, minsan, ang amoy niya, the same lang, may pagka-fishy. Ang ano lang yan, ito ang babalik-balik kung hindi nagamot ng tama. Parehas lang ang medicine niya, metronidazole pa rin. Tablet or? Metronidazole, tablet po. Pinakamura siya, twice a day for 7 days. Pero meron rin siyang suppository, may pagkamahal lang nga lang, Dok, yung mga suppository through the vagina. Merong iba kung ano nilalagay sa... Kaya nga, yes, marami na po ako narinig eh. Siguro, bigyan natin sila ng tips ng vaginal hygiene, paano ba dapat ng tamang paghuhugas. Kahit yung for, ano, kahit sinong babae, anong normal paghuhugas, tubig, sabon, paano ba? Wala po naman akong kinikilingang mga feminine wash. Opo. Pero ang importante sa... Ang importante lang sa paghuhugas, hindi lang po, pag kunyari, let's say, nagwiwi ka during the day, pwede namang tubig eh. Pero kailangan mong pansinin na hawakan or habang nagpo-pour ka ng tubig, mismo hawakan mo yung sa sarili mo para matanggal yung mga discharge. Yung mga mucus na lumalabas or mismo yung wiwi, yung panghinang wiwi natatanggal pag nahawakan mo ng daliri mo habang nagwawash ka with water. Yung inside definitely ayaw namin nagdudush, which is yung pressurized fluid na panglinis sa vagina. Bawal po yun, lalo kayong mag-i-increase ng risk for vaginal infection. Ang usually na ina-allow namin, baka kasi Doc, nag-allergy kayo sa mga feminine washes, etc. Pero minsan, may mga favorite kayo, may mga sinusundan kayong mga artista. Kung feminine wash, ang pinakasinasabi ko lagi is maybe 1-2 drops mixed with water, so malabnaw na siya, pag ipapanghugas nyo. Pero hindi every time na nag-uwiwi ka, maybe once or even twice a day. So pwedeng tubig lang? Pwedeng tubig lang in the middle of the day. Pero pag ang feeling mo sobra kang pinagpawisan, ang dami mong ginawa, iba na feeling mo na amoy, hindi ka masaya sa sarili mo at pawis na pawis, then you can use your feminine wash. Or ako, ang sinasabi ko lagi, kahit baby soap. Kahit baby soap kasi it's the most mild and hypoallergenic. Kasi may mga nakita na ako rin, Doc, na feminine wash ang ginamit and yet nag-allergy, sineshift ko sila. Pero pag let's say, lagi ka na nagwa-vaginal infection, lahat na nagamit mo, pati baby soap, pero and yet nagwa-vaginal infection ka pa rin, definitely, pumunta ka ng doktor, bakit? Baka naman may diabetes ka na. Kung bakit ka infection sa baba. Ginawa mo na lahat ng sinabi ko, pati yung pinapahanginan or mag-change ng damit. Yes. Oo, and yet, nag-i-infection ka, baka may diabetes ka. Paano yung iba parang medyo nagre-red, namumula yung labia? May kati po ba? Or let's say may kati namumula. Ano yun? It could be po yeast infection na nasa labas. So, parang
ano to, parang nasa labas or yung vulvar candidiasis na tinatawag, may mga cream kami na nilalagay. So it's the same thing kung kunyari ano klaseng cream? Clotrimazole. Antifungal cream. Antifungal cream. Pinapahid sa labas lang o pati sa labas, loob? Sa kung nasan po yung Makate. Oo. Kailangan po nila tingnan kasi minsan, maganda po rin kasi talaga na magpa-check up. Pero kung hindi kaya, may mga over-the-counter din naman na gamot na cream. Pero pag hindi humilom, kailangan nyo magpakita. Baka naman kailangan na ng mga cream nga na may steroid para matanggal yung kate. Ano ang tamang vaginal hygiene kung may regla? Yung iba kasi definitely ayaw maligo. Oh, ay, nako. Diba may mga ganun paniniwala? May marami na ako na... Baka daw mabaliw. Yeah. Definitely, kailangan po ugasan pag may menstruation, pag may regla. Tubig, kung sa feminine wash or baby soap, kailangan po ugasan. Hindi lang po sa labasan, huwag naman po kayo mandire na may dugong lumalabas kasi sa inyo rin naman yan, hindi dapat siya nakakadire. Ang paghugas po, kunyari feminine wash or soap, kailangan nyo ilather or pabulain. Okay. Para pag ni-wash ninyo, matatanggal even yung blood na nasa gitna ng labya. No? Hindi naman ninyo kailangan linisin yung loob ng puwerta, hindi kailangan. But definitely, in between the labya, kailangan nyo rin tanggalin yung dugo kasi yun po yung magsismell kung hindi nyo po nilinis ng mabuti. And then after washing, di nag-rinse na rin kayo, ang kailangan ninyo is magda-dry kayo. Hindi naman yan completely rin madadry. As I said, moist or talagang basa naman talaga ang babae. Hindi nyo naman yan completely madadry. So, ang kailangan lang is proper or regular changing ng pads. Pag liner naman, minsan may period during the cycle na marami tayong discharge, lalo na nasa gitna, marami pong discharge ang babae. Sa akin naman, Doc, hindi naman bawal ang mag-liner eh. Ang kailangan lang is proper palit. Kung hindi naman dock liner, dapat important is palit ng cotton panties. Usually kasi, doktora, let's say brown. Pag after ng menstruation, yung brown na discharge, normal pa yan. Kasi after ng menstruation, dahan-dahan naman talaga nawawala yung blood. Nagiging brown hanggang nag-clear. Normal lang yan. Pero pag yung brown discharge, galing sa nasa gitna, lumabas, ayun, kailangan natin alamin bakit nga ba, was it after contact, nasugatan ba sa loob, baka yun yung cause. Pero kung let's say hindi nawawala, even if let's say after contact, hindi ka naman dry, biglang may brown pa rin na lumabas, kailangan mo magpa-check pagpaulit-ulit. Kasi yung tinatawag na hugas-bigas, depende rin, doktore, baka nga after menses siya. Pag walang amoy, hindi siya ganun nakakatakot. Pero as I said kanina, even nga polyp can cause the blood, the spotting, or even the brownish discharge. Baka yun yung nagkukos at kailangan ngang tanggalin ng doktor.